Hello, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ito po muli si Maestro Edgar para magbigay ng patnubay at gabay para sa pag-apply ng PNPKI Digital Certificate. Ito ay isang modified video para po sa madaling proseso base sa experience ko. Mabase rin po sa aking experience pag-apply ng PNPKI Digital Certificate. Kamakailan lang ay naglabas ang Department of Information, Communication and Technology o DICT ng PNPKI process para sa mga personnel ng Department of Education para sa digital certificate na gagamitin lalong-lalo na ng mga guro o ng mga uupo sa darating na 2022 national and local election. Ngayon po ipapakita ko po sa inyo ang paraan ng pagsusumite ng PNPKI form na ginagawa po natin sa LMS o Learning Management System para sa Digital Certificate. At para po sa steps ng pag-fill out ng PNPKI form at detalye tungkol sa PNPKI, sana ay napanood niyo ang una kong video para dito. Sa pagpapatuloy, ito po ang mga kinakailangan natin sa pagpapasa o sa pagsasubmit ng PNPKI form application. Una, dapat naka-ready na ang check at final copy ng ating PNPKI form na kinakailangan. Pangalawa, dapat alam ninyo ang inyong DepEd email account bilang isang nagtatrabaho sa Departamento ng Edukasyon o ang inyong DepEd Common o 365 account. At higit sa lahat ay ang ating enrollment key na binibigay o manggagaling sa ating division, Division IT Personnel na ibibigay sa ating ICT Coordinator o sa ating paaralan. So dapat po ay nakaready na ang ating enrollment key. Okay po. At kung okay na po ang lahat, maaari na po tayo magpatuloy. Ang lahat ng data na pipilapan natin sa ating PNPKI form ay parehas lang sa ilalagay natin o hinihinging data para sa pag-apply ng digital certificate. Let's go! Okay, una po buksan ang browser at i-type po ang lms.deped.gov.ph. Hit enter. And hanapin po ang region dito sa itaas. Ayan. So kung anong region po kayo, yun po ang inyong i-click. Okay, so ako po ay galing sa region 4A. Then hanapin po ang category dito. So kabilang po ako sa region 4A-1 Bacoor City. Okay po, ulitin ko po. I-click lang po yun at may lalabas ang dropdown. I-click po yung per category at may lalabas po dito at i-click po yung inyong lugar. Okay, so nandito po ang division namin, Bacoor City. So click lang po yun. Okay, so once click na po yung Bacoor City, tayo po ay magdadirect sa ito po, r4a-1lms.deped.gov.ph. Okay, so mean to say ang insasubmit nating form dito na PNPKI form ay mapupunta sa R4A-1. Ayan, nasa region 4A po tayo. Okay po. So, dapat po tama yung ating region na naklik para hindi po sa kung saang region tayo or division na mapunta. Okay po. So, ngayon, paano mag-login? Okay, so since wala pa po tayong username and password, okay, so ang gagawin po natin, login using your account on. Okay, DepEd Commons Teachers. So, kanina nabanggit ko yung mga kinakailangan na ihanda natin. So, isa po doon ang DepEd Commons. So, ngayon, gagawin po natin ay click lang po ang DepEd Commons Teachers. Kapag na-click po natin, ito po ang lalabas. Okay, so you need to sign in or sign up before continuing. So, login to DepEd Commons Teaching and Non-Teaching. So, lahat naman po tayo mayroong mga DepEd account or 365 account. So, pwede po natin gamitin yon. So, click lang po natin yung continue with Google account or continue with common account. Okay, so maalin po sa dalawa. Okay, so dito po, ang i-click ko po ay yung with Google account.
Okay, nakapasok na po tayo sa ating account at nailagin na po natin yung ating DepEd account. So, once login po, ito po ang lalabas sa screen ninyo. Successfully authenticated from Google account. So, automatic po, once Google ang ginamit, DepEd account ang ginamit nyo. So, tayo naman po, kung activated po ang account ninyo, so automatic po na nakaregister tayo. Okay po. So, authorization required. So, authorize R4A, ayan, 1 LMS to use your account. So, this application will be able to access your profile data. So, yun po ang purpose natin, kaya po tayo nandito. So, authorize po natin. Okay, hintayin lang po natin na ma-authorize. Alright, once authorized, ito na po, lalabas na po ang pangalan ninyo. So, ang pangalan po, Jodeline Bucol. Ito, ayan po, ito po yung example ko. Ginamit ko po ang account ng asawa ko. Ayan, Jodeline Bucol. Ayan, so, maaari nyo pong lagyan ng picture para lumabas po ang picture dyan. So, ngayon, nandito na po tayo sa dashboard ng LMS. So, meaning to say, tayo po ay nakalagin na. So, ang susunod na gagawin po natin ay, dahil ang purpose po natin ay tayo ay makapagpasa ng ating PNPKI form. So, pumunta po tayo sa ating site home. Okay, click lang po natin to. Okay, so pagka-click po ng site home, makikita po natin ang mga course category dito. Meron na pong mga professional development. Okay, may mga division na po dito sa ilalim na kung saan ayan, nakakategorize na. At ang pipindutin po natin ay ang professional development. Click lang po natin. Ayan, professional development, course category po. So, ngayon, ang hanapin natin ay yung submission ng PNPKI Digital Certificate. So, ito po. So, meron po tayong dalawang course dito. So, ngayon, click lang po natin to. Okay, so enrollment option. Ayan, nandito na po siya. And then, nandito na po yung PNPKI Digital Certificate Application. Ngayon naman po, dito ilalagay ang ating enrollment key. So ngayon, sabi ko nga kanina, ang enrollment key ay galing sa ating division personnel o division IT personnel po. Okay, na ibibigay sa atin ng ating paaralan or ng ating ICT coordinator. So ilagay niyo po yan dito. Ayan, so kukunin ko yung akin. Ayan, so dito po, ilagay po natin ang ating enrollment key. So ang gagawin ko po, i-paste ko na lang po yung aking enrollment key dito. Or i-type niyo po. Okay po. Then click enroll me. Okay, so nandito na po tayo sa facility for the submission of the application requirements for the PNPKI Digital Certificate of DepEd Personnel in the field offices. Okay, so you are now enrolled in this course. So ang gagawin po natin kasunod ay hanapin po ang overview. Ayan, kung hindi pa po nakapag-fill out, ito po, i-download po natin. So, since tayo po ay nakapag-fill out na po, bago po natin simulan ang pag-apply dito sa LMS, so, i-click po natin yung overview. Okay po. And pagdating po dito, browse again sa ilalim. Ayan, hanapin po natin ang scroll down lang po natin at may makikita po tayo dito. So, ang hahanapin po natin yung pagsasubmit. So, wala po siya dito. So, pumunta po tayo sa kasunod na section. Okay, so dito, meron pong kasunod na section dito. Next section. Click lang po natin yon. Next section, activities in Bacoor City. Inyo, at madibilis ang system, mabilis lang po ang ating pagsasubmit. So, scroll down po ulit natin. Hanapin po natin ang... Ito na po. Pumunta po tayo dun sa activities. So, dito sa activities, meron pong PNPKI questionnaire. So, ito po yung sasagutan natin. Ayan. Ito po yung gagawin natin ngayon. So, okay. So, i-click lang po to upload PNPKI form here. So, dito, i-click lang po natin to. Ayan. So, click lang po. Activities. Okay. So, dito po may mga katanungan. Na kung saan ang mga katanungan dito ay makikita rin po sa ating PNPKI form na ginawa. Okay po? So, dapat tugma po kung ano pong nilagay ninyo sa soft copy, yun din po ang ilalagay natin dito para tugma ang mga data na ating ibibigay. Okay, so grading method, highest grade, attempt quiz now. So, click attempt quiz now. Okay, so once attempt, once click the attempt quiz now, sagutan po lahat ng mga hinihinging
Detalye. Okay po. So, simula po tayo dito sa last name. So, last name po ni Jodeline is Gallega. Okay. First name. Ayan, makikita pang first name sa 4B ng ating form. So, kung ano po yung nakalagay doon, yung pong ilalagay natin dito. First name, Jodeline. Middle name, so, Bukol. Ayan. Kung wala pong middle name, ayan, please type NA if not applicable. Okay po. So, dapat wala tayong mamiss na box. Suffix, kung wala naman, lagay po natin ng NA. Okay, sex, 4E. Okay, female. Team number po natin, 12 digit. So, anak, buksan po, kunin po kung ano pong nilagay na team number sa inyong soft copy. Dapat yun din pong lalagay natin dito. Okay, pwede nyo kopyahin na lang, copy-paste. Organization. So, copy-paste ko lang po ulit yung nakalagay dun sa aking soft copy. So, ang ilalagay po natin dito, organization, Department of Education, dash, kung anong division po kayo. Okay po. And, organization unit. Ayan. So, ang nakalagay po ay yung ating paaralan. Ayan. Molino Elementary School, then yung dash, school ID. And, after that, next page. So, kung wala naman pong error, tuloy po tayo. Pero kung may lumabas na error, dapat po nating palitan. Okay, residential address. So, nasa 5A po siya. So, ang nakalagay po sa kanya ay Block 12, Block 37, 5B, Crystal Street. Ayan, yung street po yan. And then, Barangay Molino 4, Municipality, Bacoor City, Province of Cavite, Zip Code 4102, Mobile Number, Email Address, and check po natin kung ano, ayan po. Then, finish attempt. Alright, so mapapansin niyo po lahat po ng sinagutan niyo ay nakasave na. Answer, save, 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 save. Okay, so mean to say, nasagutan po natin ng tama kapag gano'n, kapag walang error. Ayan, so ngayon, ang susunod na gagawin po natin is submit all and finish. Ito po. Okay, click lang po natin. Confirmation, once you submit, you will no longer be able to change your answer for this attempt. Alright, so I mean to say, hindi na po pwedeng baguhin. Submit all and finish po. Click po natin, confirmation lang po yun. And grading method, highest grade. So dito may lalabas po summary of your previous attempt. One, isang attempt lang po tayo, finish. Then submit today, Tuesday, 17 August and 2021, 6:17 PM. Okay? So ngayon po, pwede na po nating i-upload ang ating soft copy ng PNPKI. Okay, so dito sa summary, i-scroll down nyo lang po and click lang po yung upload PNPKI form here. So ngayon, nandito na po tayo sa uploading ng PNPKI form. So dapat alam nyo po kung nasaan ang inyong PNPKI para sa pag-upload, para sa madaling pag-upload. Add submission. Okay, gawa po tayo ng submission dito. At, ayan, dito, meron naman pong drop down arrow here. Ito po.
You can drag and drop files here to add them. Okay, pwede pong drag and drop dito. Pwede naman pong pumunta tayo sa mismong file. Okay, click lang po natin itong file. Click lang po natin itong add. Alright, so pagkapindot po ng add, click po natin yung upload the file. Then, attachment, choose file. So, hanapin po natin kung saan nakalagay ang inyong file. Ayan. Okay. Choose file. Ayan na po. PNP kay Gallega Jodeline PDF. Okay. So, after po nun, access na po yan. Upload this file. Wait lang po natin na ma-upload yung ating file. Alright. So, kapag na-upload na po natin yung file, makikita po dito. Ayan na po siya. And then, accepted file types. Alright. Save changes. Okay, so tapos na po natin i-upload yung ating files. Tapos na po tayo makapagsagot. So ngayon, tapos na rin po tayo dito sa pag-upload ng ating PNPKI form. So ngayon, ang gagawin po natin is either edit submission or remove submission. So wait lang po natin ang response. So since na nakalagay dito sa submission status, ayan po, papansin nyo po, submitted na po for grading. So means to say, aantayin pa natin yung grading status dito para pag-appear ang ating digital certificate. Okay, so ayan po. So waiting po tayo. So ang sabi po ng LMS, it takes 2 to 3 days or ilang araw bago mabigyan ng grade ang ating in-upload na PNPKI digital certificate. Alright, so dumako po tayo dun sa ating dashboard. Pumunta po tayo. Okay, so for grading po yan, waiting po tayo. So make sure na alam po natin ang ating account password para makabalik po tayo dito sa ating LMS system. Okay po. So kung mapapansin po dito, pumunta po tayo sa application submission. Okay, so balik po tayo dun sa overview. Ayan. And click po natin ulit ang next section. At, okay, dito po natin makikita yung certificate of completion. So, hanggat wala pa po tayong grade, wala pa po tayong certificate ng completion. So, antayin lang po natin ang ating grade para ma-download ang ating certificate of completion. Maraming salamat po. Sana nasundan ninyo ako at naging makabuluhan ang video tutorial na ito. Hanggang sa muli, ito po si Edgar G. Gallega Jr., ang inyong ICT coordinator ng Paaralang Elementarya ng Molino. Paalam!